Magluto ako ng miracle fruit juice dito sa amin. So, are you ready? Ready mag-ready muna ako ha sa aking mga things na gagamitin. Kaldero and pwede tayong magluto ng miracle fruit kahit wala tayong lagari. Yes. Paano natin i-open? Yes. Kasi noong gumawa ako ng miracle fruit juice sa Leyte, may nag-comment doon na pwede hindi lagariin. Iganon lang. Pak. And yes. Pwede siya, mabibiyak siya. So, susubukan natin, no? I-ano natin, i-hagbong natin. Or, we're going to drop this. So, i-drop lang natin. Drop natin, no? Anin ko muna yung camera ko, ha? Kasi i-drop natin, eh. Para makita ninyo. So, ang gagawin natin ay we're going to drop this like this, ha? Drop natin, no? Ayan. So, magiging mahati na siya ng half. So, that is the practical way. Drop lang natin, tapos mahati na siya ng half. Kahit wala tayong lagari, makapagluto pa rin tayo ng miracle fruit juice. So, ayan. Diba? Ngayon alam nyo na. So, iwa-wipe muna natin. Kasi meron siyang mga alikabok pag drop, during the drop. Yan. So, pagkatapos, mag-ano tayo mang hugas ng kamay. At bibiyakin na natin. Bibiyakin natin gently. Yan. So, ayan. Bibiyakin siya. So, ito transfer na natin from here to kaldero. Para lulutuin na natin, no? Mabilis lang siyang lutuin. Kaso, kailangan palamigin. So, yun, no? Pwede tayong magluto ng miracle fruit kahit walang lagari. Ide-drop mo lang. Siguraduhin mo, pag-drop mo is ano din, dito tapos may impact para talagang mabasag. And sa mga nagtatanong, anong itanim nito? Mabilis daw tumubo pag sanga. Yung sanga niya na yung hindi pa matanda na sanga. Tapos kailangan pag natanim mo na siya, hindi siya magalaw. Kasi pag nagalaw siya, kasaba ba niyo? Ay, sige, tugao. Hawara ko na, naigisigtok. Kasi pag nagalaw siya, mamamatay. Kailangan pag nagtanim kayo, hindi siya magalaw. Kailangan fix. Yun. At marami nagtatanong din kung ano ba ang palatandaan pag pwede na siyang i-harvest. So, ang palatandaan ay ang kanyang ito, magiging yellowish. Diba? Kasi ano to, green na green siya. Tapos yung palatandaan na pwede na siyang lutuin ay magiging yellowish na yung kulay ng balat. At saka syempre malaki na rin. Pangalawang luto ko na to, eh. Meron akong naluto. So ito yung kanina, ito yung mas malaki. Sabak yung manok, yung pintik, tugaok.
sa mga nagtatanong na pwede silang magtanim, pasensya na kasi hindi po tayo makapagpadala ng ano no, ng pwede itanim sa mga LBC or GMT kasi bawal. Siguro maghanap na lang kayo dyan or meron naman siyang ready to drink na mga ganito sa mall. Meron ako nakita eh. Nung pumunta kami sa Bohol, doon sa ICM, Island City Mall, meron akong nakita na ready to drink na siya at may nakasulat pa na BFAD approved. Hindi ko siya nasubukan. Siguro, pwede yun kasi diba, naka-approve sila sa BFAD. Itatransfer ko pa to eh, kasi maliit yung kaldiro. Ginamit ko na kasi yung kaldiro. Mamaya, ayan. So, iano ko muna siya, no? Tatakpan ko muna siya. Mamaya ko na siya tatapusin. Kasi mag-extract na tayo. Kasi meron na akong naluto. So, tatakpan muna natin. Para hindi siya dadapuin ng langaw. Tatakpan muna natin, no? Para ipakita ko muna sa inyo. I-extract ko muna yung naluluto ko na kanina. So, ihiwalay muna natin ito. Kung sa kayo mong gitanong anima, sangara, no? Ihiwalay muna natin yan kasi meron na akong naluto kanina eh. Kunin ko lang siya. So, ito yung naluto ko na kanina. Daming juice, oh. Tapos may nagtatanong din kung pwede ba siyang kainin na hilaw. Hindi po siya pwedeng kainin na hilaw. Kailangan lutuin. Hugas na tayo ng kamay. Pupost ko muna ha, sandali. Ang gagawin ito kay Slaty. So ayan, dito natin ilagay no, sa thermos. Yung inay ko, magluto siya, pero hindi niya ilagay sa ref. Mga ila ka adlaw ma four days tatlong araw mauubos niya. Hindi naman siya mapanis. So ayan, wala akong gamit, tayo ng improvise no. Ito yung mosquito net namin, gamit tayo nito para improvise nga eh. Improvise ang gagamitin natin. Hindi kasi ako nakabili ng net bag. Kasi po, madalian ito eh. So, ayan. Gamit tayo ng improvise sa laan na mosquito net. Kailangan pag nagluto nito, maraming tubig. Kasi ano to eh, kailangan hugas ng kamay, hugas dito. So ayan, lagay natin dyan. Tapos, ito na yung naluto ko. Magiging itim siya, no? So, ang ilang beses na akong gumawa ng ganito. So ayan. Tapos, pipigain mo lang siya. Daming juice. In, ang dami talagang juice. Siguro maka-extract ako nito ng ano, mga siguro mga 3 litro. Init pa eh. Init pa. Init. Daming juice. So, iinumin ito early in the morning with an empty stomach. Ano pa yung, sino pa yung mga nagtatanong? Ano pa yung mga tanong ninyo?
Yun lang, no? Anong yung itanim? Nasagot ko na yun. Sanga. Tapos, kailan siya pwedeng i-harvest? Pag nagiging yellowish na yung kulay ng balat. Tapos, syempre, malaki na. Yung dami, oh. Ang daming na-extract. Kunti lang yun, no? Ang dami na na-extract na juice. Tapos, ito daw, itong pulp, pwede daw siyang ilagay sa mukha. Mas maganda kasi may sa laan, ganito o net, para talagang lahat ng katas, lahat ng juice ay mas makukuha mo. Yan. So yun, pag maluto na siya, magiging black yung kulay. Pag nagluto kayo nito, pag kumulo na siya, haluin lang siya ng haluin hanggang maiitim lahat. Pag naitim na siya lahat, ay naitim na lahat, depende sa inyo, basta yun na yun. Pag naitim na lahat, para na siyang ano, ayun, itim na talaga 'to lahat. Ako, nilive ko lang siya ng siguro mga mahinang apoy in about 20 minutes. Ayan, hindi na siya mainit. Ayan, ang daming juice. Kailangan dahan-dahan yung pagpiga para lahat talaga ng juice ay makukuha mo para hindi masayang. Nakalimutan ko nung bumili ng gloves. May food gloves naman, pero dito sa Gaisano, Danao, hindi ako nakahanap ng food gloves. Sa Davao lang, sa G-Mall Davao, marami akong nahanap doon ng food gloves. Yan ang dami, oh. Dami. At yun pala, pag nagluto nito, hindi nalagyan ng sugar, ha? Just in lahat, hindi nalagyan ng sugar, hindi nalagyan ng tubig. Ano lang? Ito lang. Ang dami, oh. Siguro mga half liter na to. Yan. Si Kalamay tulog. Nasa ilalim. Tulog na tulog si Kalamay. So, puno na yung, ano no, puno na yung stainless na nilalagyan ko. So, isasali na natin sa thermos. Ang thermos ko ay 1.2 liter. So, kulangin to. Okay. So, isasali na natin sa aking thermos. So, ito yung dami na, oh. Ayan. Ayan. Perfect. So, half na siya. Ay, malapit na siyang mapuno. Okay. Extract ulit tayo. First batch pa to kasi meron pa akong second batch, di ba, yung biniyak ko. Yun. Ang dami ulit. Kailangan pala double, no? Oh, dami. Yung gumawa kasi ako sa Leyte, yung pinakamadaming views nun, I think mga ano na, nasa 2 million views na.
yung part 1, yung paano ko siya anon, diba, nilagari ko yon, tapos kinuskus ko, nilagay ko sa kaldero. Yun yung na-emphasize. Hindi na-emphasize yung pagpiga. So ayun po ang pinaka successful na way is itong net. Meron naman mga net bag, di ba? Ano, ang ginagamit ko ay mosquito net kasi mas maliit kasi yung mas maliit yung mga pores niya. So ibig sabihin, yung mga pulp niya hindi masasali. Talagang pure juice. Saan ang dami na? Siguro makagawa ako nito ng 4 or 8 liters. Malaki kasi eh. Malaki ang bunga. So yan, this is very good for our health. Dami pa nito. Mamaya ko na siya yung iba. Mamaya ko na siya sasalain. Hanap po na ako ng container. Kasi talagang dami nito eh. So yan. Mas effective pag net yung gagamitin. Kasi talagang lahat ng juice ay makukuha mo. Yan. Diba? Kunti na lang oh. Lahat yan juice. So, isasali na natin sa ating thermos. Kasi, puno na ulit. Ang dami, oh. Dami. Ayan, puno na siya. Puno na ang aking 1.2 liter thermos. Hinatin kasi yung juice. Daghan kay ma. O sige, magluto muna ako ha. Lutuin ko muna to. Yan, meron pa dito. Ano ni Hapon si Dr. Ako ni-transfer kay Kuan. Sige guys. Bye.